Magandang araw sa inyong lahat. Salamat po Diyos ko at naayos ang problema kinaharap namin ngayon. Nagkaroon kami ng problema ngayong hapon because sa libing ng inibukas is under construction itong daan. So ang gagawin namin, dito kami dadaan papunta ron sa harap ng simbahang luma papunta sa simbahang bago. The problem is isang maliit na daan lang yun na bubuhati ng mga dalawang katao. I mean, mga six na katao na siksikan pa yun kasi maliit talaga yung daan. Buhat-buhat nilang nanay papunta sa lumang, sa bagong simbahan. Because walang ibang way. Sabi ko is gawa natin ang paraan. Gusto ko sa huling hantungan ng inay o sa huling araw na makakasama namin siya, gusto kong maayos, gusto kong maganda, hanggat maaari, hanggat kaya. So, kinausap namin ang simbahan dito na kung pwedeng tulungan nila kami na makapag-ugnayan sa Santo Niño Parish, sa Santo Niño Parish Church, yung pinaka parokya ng Kalapan, para doon na lang kami mag-ano, mag-misa para sa kaluluwa ng inay bago dalhin sa kanyang huling hantungan. And sa tulong ng Panginoon, in a span of maybe less than 30 minutes, naayos ang lahat. So ina niya yung darating na o dadarin na sa malaking simbahan, yung simbahang amin nakalakan. Ang ating motto is give everything sa inay. Give all the best sa inay hanggat kaya natin. Maraming salamat Lord at tinutulong mo kung may bigayin the best na yun para sa inay. Bukas sa paglibing ng inay, ayaw kong mag-emotional. Tibayan natin ngayon, be strong. Punta sana ako sa tabing dagat, pero sabi ko kay Jello sa aking mamanggin dito na lang. Nakaharap ako sa mga talahib na yan. Pero kita ko pa rin ang bahay. Ano ba talagang nangyari nung Friday, April 23? Simulan natin ng Thursday, nung nagkala ako sa mga friends ko sa Victoria. Sa umaga, paalam-paalam sa inay. Habang nag-almusal sila, is minabantay natin ang inay para pag-alis ko, di sila namabantay ulit. Mga kasama ko si Natema, Kuya Lito, si Juni, na kinuha kong tagapag-alaga ng inay. Wala pa siya sa aming dalawang buwan. And then, umalis na ako. Kailangan ko magtrabaho. Alam naman na lahat dyan na no work, no pay tayo sa Japan. Laki ng gastos. Kailangan masustain ang paggagamot sa inay. At hindi makukompleto ang pagpapagamot sa inay at ang mga kinakailangan niya, mga nutrisyon at mga pagkain, mga pambayad sa nurse, pambayad sa mga gamot, swero, hospital, trabaho sa hospital. Kung hindi ako matatrabaho, na minsan nagbabash pa tayo, na minsan nasasabihin pa tayo ng masama na, ano ba yan kaya kumuwi dahil sa iyong inay? So yun po ating mga paglabas-labas, it might sound cliche, but ganun. Wala tayong kita, sa YouTube lang tayo asa. At kailangan natin magtrabaho. So, pinapagsabihin natin yun ng ayos. Pero sinisigurado natin ang ibigay natin mga pangangailangan ng inay. At sinisigurado natin na hindi tayo nakakalimot, hindi tayo nagpapabaya sa inay, sa kanyang mga kastusin, sa kanyang mga pangangailangan. Hindi ko man personal na hugasan ang puwit niya, hindi ko man napalitan ang kanyang diapers, hindi ko man nabihisan ng inay ng kanyang damit, or naliguan man lang. Ang aking role na suportahan ang pangangailangan ng inay sa pamamagitan ng pagkayod ay nagagawa ko. At alam kong alam yun ang inay. 22. Dumating ako ng mga 4:35. And then, kwento muna kami ni Dex. Sinabi ko, inay, okay naman. And then, kwento kami muna kami ni Dex tungkol sa mga plano namin yung susunod na vlogs. And then, mga 30 minutes later, pumasok na ako sa inay. Of course, balik muna, hugas ng kamay, yung mga necessary measures or precautionary measures para maiwasan ang kuruning-ning. You know what I mean? And then, dito ko, balisang inay, yung gano'n. Tapos, maya-maya. So, nilapitan ko na, ayan, Juni, nakakain na bang inay? Ganun. Nakain na ba? Hindi na, ayaw kumain na yung ino. And then, okay lang ba yung sound ng sasakyan? Narinig niya ako. Ginagano'n, parang ginagano'n yung ngipin niya. Sa totoo lang, 2 weeks before that day, sinabi na sa akin ni Ate Emma na hindi mo basta-basta matatanggal yung ngipin niya
I believe sila ang tibay-tibay na pagkakakapit ng ibig na yun. Pero nung araw na yun, nung nandun ako, lumabas, inilabas niya yung ngipin niya sa harap ko. Kinuha ko to. Dinampot ko na. Left hand ang kinuha ko. And then sabi ko, inilabas ang inayo. Okay, so, Junie, eksakto, pakiano na lang, pakibrush. So, kinuha na rin namin yung isa. So, yun, tinatch-touch ko siya, holding hands, hipo-hipo dito, ganun. Kiss-kiss, I love you. Sana gumaling ka pa, sana kumain ka. Yung talagang hiling ko, kumain siya. Kasi wala rin kwenta yung mga ibang ginagawa ko, hindi talaga siya kakain. Ang hirap kasi nung minsan umaaray na siya na tulungan niyo ako. Masakit ang puson ko, masakit ang sigmura ko. And then, pagkatapos ng ilang oras, ang sisigaw naman niya is kunin niyo na ako, Lord, hindi ko na kaya. Gusto ko na sumama sa inyo. Ganun. Isama niyo na ako. And then, yun, yung paghimas ko sa buhok niya at pag hawak ko sa kanyang kamay, yun ang huli. Yun ang huling oras, huling moments na nakita ko siya ng buhay. And then, alas 4:30 o alas 5 na madaling araw, narinig kong may tumatawag na, Obet, Obet, Obet. So, tulog pa rin ako. I mean, pikit pa rin yung mata ko. Pero alam ko si Ate Emma ang tumatawag. Obet, so yun. Pagmulat ang mata ko, diniretso niya ako. Obet, wala nang inay. Bumalik ko sa sama ko. Kasi doon ako nakahiga sa floor. Yung kinalalagakan niya ngayon, doon ako nakahiga. Doon ako umihiga. Hindi gumanoon ako doon sa silya. Yung pag tinatamad ako matulog dito, lilipat lang ako doon sa mas mataas. Yung kahoy na silya, nagbaba. Ganun lang. Exactly the same nung nangyari sa tatay. Ako rin ang unang-unang nakaalam sa tatay. May dumating na van. Kilala ko. Wala na rin siya ngayon. Diniretso rin ako noon. So, nasa gate ako. Sinalubong ko siya sa gate. Ikaw, pare. Pare-pare. Bert, dedo na ang tatay mo. Yun ang eksaktong word. Dedo na ang tatay mo. Ha? Eh, anong gagawin ko? O, sandali lang. Sandali lang. Magbibihis lang ako. So, bibihis ako. Wala pa rin. Tulala pa rin ako. And then, nung nakasakay ako ng van niya, papunta doon sa kung saan siya inabot ng pagkamatay, doon na bumubuhos yung luha ko hanggang sa makita ko natin. Nahalikan ko siya. Dinaganap ako ng mga kasama para masabi sa kanya na, sa inay. Inay, I think was, it happened 25 years ago. So naganap ako ng mga kasamaan, ng mga kamag-anak na pwede magsabi sa kanya. So sa inay, ganun din, shock muna ako na narinig ko na yun. Na yung kinatatakot ako marinig, narinig ko na yung wala ng inay mo. I was, dahil nasa abroad nga ako, inilagay ko na yung sarili ko. Parang I was a little bit expecting na maririnig ko yun sa telepono. Na, hello Obet, huwag kang malulungkot, or huwag kang iiyak, or ano, kalmay mo lang loob mo. Doon pa lang at alam ko na eh. At yung pinakamasakit na sentence or phrase na pwede natin marinig na wala nang inay is hindi pala doon kundi sa personal ko malalaman. After a few minutes, yun na, humugot ako ng malalim na ano, tinakbo ko na siya. Ay nako, tinakbo ko na siya. Siyempre, na-expect natin, ay na, ba't mo kayo iwan? Bakit ganun? Sila ba kasama ko? Wala akong pamilya. Ganun. Pero ano, hindi pa. Medyo kalma pa rin ako. Although, nag-ihiyaw ako. I mean, medyo kalma level pa yun. So, inalagang ko siya. Pisngino. Leeg. Patil.
lips, kamay, lahat. Ayun, so tinipayin ko loob ko, labas ulit ako, anong gagawin natin ngayon ang next step? Anong nangyari sa'yo, nakakita ganun, so kinto mo na kami, ganun. And then pasok ulit ako, uyak ulit na, ano, iniwan ka ng ganun, and then labas ulit ako, ano, anong gagawin natin? So sino, ano, anong oras natawagan na, sino tatawagan natin, ano, ganun? So yun, nabihis ako. Tumawag na. Tinawag niyang yung si Peter, mga ganun-ganun. And then, mga after 2 hours, is pumunta na sa bahay mga kukuha sa inay. So yun, kung paano ko itataas sa ganun, kasi pipit-pidi na ganun. Pumesto na ako sa labas habang inukot na lang inaayo ko makita. Kung, I mean, pinag-uusapan pa ko sa inong, ano, kung saan may pwesto, ang inay ganun. Tapos, yun, tinakbo ko ulit ang inay. Niyakap ko ng panghuling yakap na hindi pa siya nasa kabahog, yung medyo mainit, mainit pa. Ay, naku. Yun siguro yung pinakamasakit na pwedeng mangyari sa anak, lalo na sa mga anak na nagmamahal sa magulang. Yung ganun, nakaka-inis. Tapos po kasi, totally wala na siya sa atin. Pero naniniwala ko na sasamahan niya tayo, sasamahan niya ako araw-araw. Or susubaybayan niya ako. Ayun, so, ginawa ng inay, and then sumunod na kami dun sa funeral homes, and then, no, sila muna ang nauna, si Nat Emma, si Kuya, si Junie, pala, and then, dumiretso muna kami sa damit. It's 7:30 in the morning, so kahit alam namin na sarado ang mall, palipas yung mga tuliro, pumunta pa rin kami sa mga malls. Nag-arap kami ng bukas. So wala. Of course, wala. So walang ibang way kundi pumunta sa mga maliliit na tindahan na pwedeng pagkuhanan ng damit. And yun, nakakita kami. Dalawang pinitbit ko. Sabi nila may set na yan ng underwear and stockings, parang ganun. So ako mismo yung namili ng susuotin ng inay. Ako rin ang namili ng ataon na kanahihimlayan. Yung sinuot ng inay. Malaki, malaki. So, sabi nila, inaano naman yun, pinapagkasya, ginugupit, inaayos, inalagay sa likod, mga ganun-ganun. Dinala namin yung damit, ang inainis nandun na, inaayos na. Then sabi nila, sumama kayo sa akin. Kung gusto niyong i-upgrade, okay na kasi meron na because bayad na sa St. Peter ang inay. Kung gusto niya i-upgrade, of course, I would. I would like to give inay all the best kahit hanggang sa huling sandali. So sabi ko, sige, let's go. And then, dinala ko doon sa room na punong-puno ng mga caskets. Takot ako sa mga ganyan-ganyan pero wala akong takot nung oras na yun. Nakatabi ko lahat sa mga yan. Ang kabahong na yan. So, alindid yung sa inay, pinakita sa amin. Alindid yung pang-level up. Sabi na sa amin, may mga choices like that. So, may pinili na ako pero ininti ko pa rin sina ate, sina kuya, na tumulong sa aking pagdedesisyon. Although, alam ko naman na kung ano napili ko is okay na sa kanila. So, yung napili ako, nagdagdag ako ng almost 40,000 na hindi man agad-agad papayaran. So, okay na. So, na ibigay ko ang damit ng inay. Napili ko yung kanyang magiging tirahan or magiging higaan, yun, sa kanyang mga huling oras dito sa lupa. Alam ko naman 100% na doon siya pupunta sa itaas, sa kalangitan kasama ng Panginoong Diyos.
dahil talagang napakabait ng inay. Yun ang swerte ng inay. Mahal na mahal siya ng buong pamilya. Tunay ka. Mahal na mahal siya. Hindi siya imperfecto. May mga moments sa feel ko nakapangurot din siya, nakapagmura. Eh, hindi sa akin. Hindi ako nasaktan kahit minsan. Isang beses lang pero alam kong hindi ako. Yung may pinapagalitan siya sa house, hindi niya mapalo, hindi niya masampal akong sinampal niya. It only shows sa puso. Kulang din. Ay, oo nga pala. Dahil kulang pa yata. Sa papapagalitan. Sa dalawang karaso. Sabi ng inay. Oo nga pala. Paano kaya kandila? Apat daw yun eh. Apat na kandila na to. Oo, oh, hindi. Apat daw na kandila, sabi ng inang inay. Oh, hindi ko lang kung kano kandila eh. Okay. Pwede gawin mo ng 1,000 dala mo. Ano? Parang 75 yata daw po. Baka nga. Oh. Bata. Okay, magulo. Ako. Oh. Lahat eh. Delikado, huwag kang tumalun dyan. Okay, pasensya na kayo at ako ang pinakamayor sa bawat may dating na bisita, may kaunting pipilin, edi lalapit sa akin. So, ayoko man tapusin pa itong ating usapan, pero tapusin naman natin. At marami tayong dapat na sikasuhin. Ito po ang huling gabi ng inay. At okay, magkalala, bahagi na kayo ng aking journey, bahagi na kayo ng aking kabatology, bahagi kayo ng aking kembot sa araw-araw, bahagi kayo ng aming pamilya, ng aming relationship ng aming inay. Ang matagal din si Usapay ba yan? Huwag po kayong kakalas, huwag niyo kayong iwanan. Sana is makasama ko pa kayo kahit yun, kahit wala nang inay. Sana ipatuloy niyo pa rin akong samahan kahit mag-isa na tayo sa buhay. And mamaya meron kaming konting okay lang mamaya. Okay, meron na namang ano. Meron namang kailangan sabi. So pasensya na kayo, akong pinakaano dito, hepe. Saan tayo natapos ang kwento kanina? Sa pagpili ng matuol, pagpili ng kanyang damit. Magsimula tayo sa ating part 2 ng pagdadala ng labi ng inay dito sa bahay. At ang mga kwentong nakapaloob dito. Ipapalabas ko rin sa inyo mamaya yung ipapalabas namin sa mga pupunta dito mamaya na yung images, yung isang video ng yung isang video ng mga imahe ng inay kasama kaming buo niyang pamilya. At pipigilan nating umiyak. Siyempre, mapapa-emote naman tayo mamaya doon dahil yung iba mga unforgettable videos and photos natin with inay kasama doon. So, kaya natin to. Maraming salamat po sa inyo lahat. It's your friend, Roberto Sengar. Good to kasama. Sana po yung lahat ng Pinoy's. Sana po yung patuloy po tayo sumigaw ng Robotology pa more and more and more. Ayun. Salamat po sa inyong lahat.